Pararangalan na ang isang traffic enforcer sa Quezon City na sinakripisyo ang sarili niyang buhay para masagip ang isang siklistang masasagasaan sana ng truck. Magbabalita si Ian Suyo. Kita sa CCTV habang inaalalayan ng mga taga Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga tumatawid na pedestrian sa A. Bonifacio Avenue sa Balintawak. Ilang saglit pa, huminto na ang ibang sasakyan. Tumawid ang lalaking ito na akay pa ang kanyang bisikleta. Pero ang truck na ito, sige sa pag-andar. Hanggang sa nabangga, nakaladkad at pumailalim ang traffic enforcer na si Jeffrey Antolin. Naisugod pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Kwento ng kasamahan niyang si RJ, nagulat na lang sila na hindi huminto ang truck kahit sinesenyasan na. Kaya malayo pa yung truck, expect namin i-stop na. Kasi ang dami nang tumatawid eh. Ngayon medyo lumalapit na, bumibilis, sinigawan ko na siya. Ngayon hindi na siya nakalingon, nabangga na, tapos tinulak niya na yung nakabike. Agad namang naaresto ang truck driver na si Joel Dimacali, 47 anyos. Tumanggi na siyang magsalita sa camera, pero sabi niya sa mga parak, nawalan daw siya ng preno. As usual, mechanical failure ang siyempre na pinakasimpleng palusot niya. Wala namang amin kaagad niya na nagtetext siya o tulog siya o pagod siya. Laging sasabihin, sir, lumusot ang brake. Normal. Yan ang depensa. Hustisya ang panawagan ng mga katrabaho ni Antolin sa Quezon City Traffic and Transport Management Department pati ng kanyang mga kaanak. Nanindigan silang walang atrasa ng reklamong reckless imprudence resulting to homicide laban sa abusadong tsuper. Nakausap niyo po yung driver? Hindi, ayaw nga niya sumagot sa akin eh. Ang kapal nga ng mukha, wala siyang awa. Abot-abot naman ang pasasalamat ng naligtas na biker na si Alfie Galan sa enforcer na si Antolin. Dahil daw sa ginawang pagtulak sa kanya ni Antolin, siya ang naligtas. Dahil sa kabayanihan ng enforcer na nagbuwis ng buhay, nakatakda siyang bigyan ng posthumous award ng Quezon City LGU. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.